Dear Lady Love TV. Ex-wife revenge to our ruthless billionaire. Ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 20th bahagi. Hindi lubos maisip ni Maria kung paano siya naging malakas ng ganoon at kung paano niya kinaya ang lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Lahat ng iyon, kahit kailan, ay hindi niya malilimutan. Matapos ang pag-uusap nila ni Sid at ang nangyari sa kanila sa pagitan ni Tyrone at Le kanina, ay biglang nagbalik ang mga oras kung kailan na isalba siya ni Sid, ang kanyang buhay kasama ang kanyang mga magulang. Kahit kailan ay hindi niya makakalimutan ang pagkakataong iyon, ang gabi na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Galit si Maria sa lahat. Galit siya sa mundo, pero may isang tao na di siya iniwan at di siya sinukuan. Isa akong basura at walang kwentang babae. Hinayaan ko na mawala ang anak ko dahil sa kapabayaan ko. Patuloy na pagtaghoy ni Maria sa harapan ni Sid. No, Maria. Wala kang kasalanan. Mapangunawang wika ni Sid sa kanya. Gusto ko nang mamatay, wika ni Maria sabay ang pag-iyak. Habang si Sid ay nakaalalay sa kanya at kinakalma siya. I know how strong you are. This is not the end of everything, Maria. Marami pang dahilan para ayusin mo ang buhay mo. Narito pa kami. Narito pa kami ng mga kapatid ko, lalo na ang mga magulang mo. Huwag mong hayaan na bumagsak ka dahil sa problema mo at dahil sa asawa mong yan. Hindi mo siya deserve. Hindi ako mapapatawad ni Tyrone kahit kailan. Kinamuhumuhian niya ako, pagpapatuloy ni Maria sa nakakaawang boses. Mali, kahit narito ka sa madilim na parte ng buhay mo, hindi pa ito ang katapusan. Kung pipilitin mong bumangon at maging malakas para sa amin. Kung makikipaghiwalay siya sa'yo ng tuluyan, hayaan mo siya. You have to sign that annulment. Hindi siya kawalan sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng pambababoy na ginawa niya sa'yo, wala siyang karapatan. Ngayon ka pa ba susuko kung kailan napatunayan mo sa lahat na inosente ka? Come on, wake up, Maria. My family is here to support you and love you all the way. Sinasabi mo yan kasi noon pa man, may pagtingin ka na sa akin. Baka masaya ka pa nga dahil nangyayari ang lahat ng to sa buhay ko. No, Maria. Alam ko na alam mo na mahal kita noon pa man. But all I wanted is for you to be happy. But Tyrone will never be your happiness, lalo na sa ngayon. Kalimutan mo na siya. Pag nagawa mong kalimutan siya, doon mo malalaman na lahat ng sakit ay nakalimutan mo na rin at na makapag-umpisa ka sa bagong yugto ng buhay mo. All you have to do is to give yourself time to heal, okay? Patuloy pa rin sa pag-iyak si Maria na tila di maubos-ubos ang kanyang mga luha ng mga sandaling iyon. Hanggang sa mapag-isip-isip niya na baka iyon na nga ang tamang panahon para makapagbagong buhay siya. Naniniwala pa rin siya sa Panginoon na ang lahat ng bagay na nangyayari ay may dahilan. Hindi ibibigay ng Panginoon ang suliranin sa buhay niya kung hindi niya ito kakayanin. Saan na nga ba ako pupulutin ngayon, Sid? Hindi ba? Ang sabi ko, narito kami ni Luna at Trixie. Wala kang dapat isipin o ipag-alala. Pamilya ka na namin, kaya wala kaming gagawing ikapapahamak mo. Ganun ka namin kamahal. Kung gusto mo makalimot, kahit ano pwede kong gawin para suportahan. Gusto kong makalimot, pero hindi ko magagawa yun hanggang nagkikita kami ni Tyrone. If that's the problem, let's move into US. Soon, dun tayo maninirahan. Kasama ang pamilya mo para tuluyan tayong makalayo rito. Para makalayo ka kay Tyrone. Paano ko gagawin yon? Kami,
kami ang gagawa ng paraan, kaya kailangan mong pag-isipan ang annulment bago tayo makagawa ng hakbang. Huminga siya ng malalim kasabay ang mahigpit na pagyakap ni Sid sa kanya. Dahil sa yakap na iyon at mga salitang narinig niya mula kay Sid, ay labis na naglinaw ang isipan ni Maria. Wala na naman siyang habol o magiging magagawa pa para kahit maliitin siya ng lalaking minahal niya, ay hindi pa rin ito maniniwalang inosente siya. Nasa kabila ng lahat ng bintang sa kanya, una pa man, ay wala lahat iyong katotohanan. Ang alam lang ni Maria ngayon, ang nararamdaman ni Tyrone para sa kanya, lalo na sa pagkamatay ng kanyang dadin, na hanggang sa sandaling iyon ay di pa nalaman kung sino ang tunay na salarin, ay ang puot at matinding galit. Naging napakabilis ng proseso na pinagdaanan ni Maria upang mapirmahan ang annulment. Lahat yata ng paraan at mga kakilalang kaibigan ay nilapitan na ni Sid para mapabilis ang proseso. Kaya't makalipas ang 2 buwan, ay nakapag-asikaso na sila ng lahat ng papeles para makaalis ng bansa at doon magbagong buhay. Si Maria kasama ang kanyang mga magulang, si Luna at Trixie, ay sama-samang nagtungo sa California para doon magsimula ng bagong buhay. Noong una ay naging napakahirap para kay Maria ang lahat. Pero sa tulong ni Sid, ay nakasanayan din niya ang buhay na meron sila roon. Naghanap siya ng maayos na trabaho at sa kabutihang palad ay natanggap naman siya kaagad. Hindi siya nahirapan dahil may tinapos naman siya at may angking talino at experience na maaaring magamit sa trabaho. Dito na unti-unting nagsimula ang panibagong ikot ng gulong ng buhay ni Maria. May maayos na buhay kasama ang kanyang pamilya, mga magulang at mga taong kahit kailan ay hindi siya iniwan at binitawan. Dito niya natupad ang kanyang mga pangarap. Ang buhay na akala niya ay sa pangarap na lang magaganap. Pero maswerte siya. Dahil sa angking ganda ay napasok ni Maria ang commercial and other advertisement endorsement. Hanggang sa unti-unti ay sumikat na ang kanyang pangalan sa pagbumodelo at nakilala sa buong Amerika. Hindi rin siya makapaniwala sa swerte na nagaganap sa kanyang buhay at sa lahat ng yun ay nasa likod lamang niya si Sid. Alam naman niya na special siya para kay Sid. Pero di pa siya handang tuluyang ipagkaloob ang kanyang sarili sa lalaki hanggang may natitirang puot sa kanyang puso para sa mga taong nagdulot ng pasakit sa kanya. Alam din niya sa sarili niya na may pagmamahal pa siyang natitira para kay Tyrone. Ang totoo, si Tyrone lang naman talaga ang lalaking pinakamamahal niya mula una. Naging napakasaya ni Maria sa buong panahon na kasama niya si Sid at ang pamilya nito. Sa lahat ng bagong nagaganap sa kanyang buhay, naroon ito para suportahan siya. Nakita niya kung gaano ito kabuti at kung paano niya suportahan ang lahat ng bagay at desisyon niya sa buhay. Mula sa pagiging isang commercial model hanggang sa maging isang sikat na aktres, ay di siya hinayaan ni Sid. Si Sid ang naging kanlungan niya sa mga oras ng pagyo sa kanyang buhay. At ngayon na nasa kanya na ang lahat, nariyan pa rin si Sid at hindi napapagod maghintay sa kanya. Kahit may sarili itong profesyon at mga circle of friends, si Maria pa rin ang kanyang unang priority. Kahit minsan, mas nagmumukha na itong tanga sa kasusunod at kahihintay sa kanya, ay wala naman itong pakialam. Hi, ang sarap lang isipin na ganito ang lalaking magmamahal at makakasama mo habang buhay. Perpekto. Pero handa na nga ba ako para mahalin ko si Sid? Pagkausap ni Maria sa kanyang sarili. Uy! Biglang tapik ni Luna sa kaibigan. Ay kabayo, ano ba naman Luna? Nakakagulat ka naman. Ikaw naman parang malalim pa sa balon ang iniisip mo eh. Ano ba yan? Wala. May iniisip lang talaga ako. Huwag mo sabihin ang 2 baliw na yun ang iniisip mo. Naku Maria, sasapakin na talaga kita. Pagbabanta nito sa kaibigan. Hindi Luna. Hindi ko sila iisipin. At bakit ko naman sila iisipin? Pinakikiramdaman ko lang ang puso ko. Hala? Ay huwag mong sabihin na si Kuya ang iniisip mo. Uy, ikaw ha? Mahal mo na si Kuya ano? Pagbibirong wika ni Luna. Alam mo, ikaw talaga kung ano-anong pumapasok dyan sa isip mo. Ay paano kung siya nga? Hala, in love ka na, friend? Alam mo, kapag nangyari yun, ako ang pinakamasayang tao sa mundo.
Dahil isipin mo ba naman, ilang taon nang pasunod-sunod at naghihintay sa'yo si Kuya. Pero until now, walay pa rin. Hay, sobrang martir na talaga ni Kuya. Sumunod ang matunog na halakhak ni Luna. Sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya, di ba? Parang kahit sinong babae naman maghahabol doon eh. Sa akin lang talaga nagpapakatanga sa isang tulad ko na hiwalay sa asawa. Alam mo, hindi naman mahalaga kay Kuya yon. Kita mo naman kung gaano ka kahalaga at gaano kanya kamahal. Oo naman, syempre alam ko. Malambing na tugon ni Maria. Isa pa, di ba alam mo naman mula noon ay tanggap ka ni Kuya? At yun nga, di ba sabi niya, una pa lang ninyong pagkikita, mahal ka na agad niya. Di ba parang teleserye lang ang peg? Parang pang-uuyam pa ni Luna sa babaeng kausap nito. Ayaw ko kasi na mahalin ko lang siya dahil gusto ng isip ko. Gusto kong mahalin siya ng buong buo kapag dumating na ang tamang panahon. At talaga may pagtamang panahon ka pa. Eh kailan pa ba dadating ang tamang panahon na yun, friend? Ewan ko, let us see. Ikaw talaga kahit kailan, sobrang daming lihim mo sa katawan. Mahal mo na ata si Kuya, ayaw mo pang aaminin. Ano pa bang hinihintay mo? Maayos na naman ang buhay mo. Ayos na sina nani at tatay. Ay eto nga lang, may mga nangbibwisit na naman sa'yo. Alam mo, kung ako sa'yo kapag dumating si Kuya, huwag mo nang itago pa yung nararamdaman mo. Parang consolation na rin. Huwag na huwag mong sasabihin na baka magbalik ang feelings mo dyan kay Tyrone na yon. Lulublob talaga kita sa isang drum na tubig para magising ka. Biglang natahimik si Maria sa sinabing ito ni Luna. Hindi na Luna, hindi na. Pinal na wika ni Maria. So, I can't wait to see Kuya to come home soon. Siguraduhin mo lang na talagang kalimutan mo na at patayin mo na ang nararamdaman mo para kay Tyrone na yon. Wika ni Luna sabay lakad papunta sa kusina. Nahalatang masayang-masaya samantalang si Maria ay naiwang may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Hay nako Luna, nang dahil sa iyo, nagkakaroon ng saya ang buhay ko. Sa kabila ng malalim at maraming iniisip na problema, heto ka para pasahin ako. Uy, syempre naman, kaibigan kaya kita. Ikaw pa ba? Sagot nito mula sa kusina. Pero ang totoo, hindi na rin ako talaga makapaghintay na maging kayo ni Kuya. Pahabol pa nito. Kaya kung ako, tawagan mo na siya at sabihin mo ang hinihintay mo na siya rito sa Pilipinas. And oops, teka, baka kasala na ang sunod. Pwedeng-pwede naman, pwedeng-pwede na rin ako mag-bridesmaid. Kasal agad talaga, sobra ka naman Luna. Hello, ano ba bang hinihintay mo? Ang tanda mo na kaya, hindi ka pa rin nag-aasawa. Kung iniisip mo yung Tyrone na yan, hay nako, kalimutan mo na lang. Your wedding with that guy was the most disastrous wedding I know. Hindi naman, ikaw talaga, mahal naman ako ni Tyrone noon. Pero masaya pa rin naman ako dahil ang kasal na yon ang nagturo sa akin kung paano maging malakas. Ang kasal na yon ang nagsimula ng panibagong yugto ng buhay ko. Mapait at masakit pero okay na yon, Luna. Tanggap ko na ang lahat at tingnan mo naman kung sino ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Ang dating broken and wasted, ngayon ang pinakamagandang babaeng kilala sa Amerika. See, ikaw lang naman yung itinapon at ibinasura nila. Kaya, nasan sila ngayon? Sila ang nagmumukhang basura at tanga na habol ng habol sa'yo. Sabay palakpak at halakhak ni Luna. Totoo nga naman ang sinasabi ng kaibigan ko, naisip na lang ni Maria. Hindi ko rin lang lubos maisip kung paano nangyari ang lahat. Ang lahat ay utang na loob ko kay Sid. Siya na nga siguro ang aking bagong knight in shining armor. The one who lifted me up when I was down. The only person who loves me at my worst and be with me at my best. Si Sid ang perpektong lalaki na mamahalin ng kahit na sinong babae. Kaya't ang patuloy kong hiling ay ang mahanap ko sa sarili ko ang lugar niya para sa puso ko. Ayaw ko siyang saktan. Ayaw ko siyang umasa. Dahil ang totoo, unti-unti ko na siyang minamahal. Ang pagmamahal na noon pa man ay hinihintay na niya mula sa akin. Sa pagkakaisip noon, ay ngiti ang bumakas sa aking mukha. Ang ngiti na kasiyahan at pagnanais na darating ang araw ay magkikita na kaming muli ni Sid. Tuluyan na nga kayang napag-aralan ni Maria ang mahalin si Sid ng buong buo.
Ito na nga kaya ang tamang panahon at pagkakataon para mahalin nila ang isa't isa. Matumbasan na kaya niya ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Sid sa haba ng panahon. Yan ang aabangan natin sa paparating pang bahagi ng ating kwento. Shoutout muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.